Hello everyone! Magluluto tayo ng gataang tuna. So, meron tayo ditong tuna, syempre, gata, kamatis, luya, sibuyas, at gagamit tayo ng fish broth cube, bawang, kalamansi, pechay, at siling haba. At gagamit din tayo dito ng asin at paminta. After ko mahugasan, ihiwain ko na sila. Depende sa inyo kung anong hiwa ang gusto nyo, pero ang gagawin ko sa pechay, hahatiin ko lang sila sa dalawa. Pagkatapos nating maghiwa, simula natin ang pagluluto. So, sa isang pan, ilalagay natin yung bawang. So, ayan, bawang. Luya. Sibuyas. Kamatis. Paminta. Asin at kalamansi. So, lahat ng sangkap paghahalo-haloin natin. At dito, ilalagay ko sa ibabaw yung tuna. Sisimmer natin siya for at least 5 minutes. Para manuot yung lahat ng sangkap sa isda. So, siset natin yung ating apoy sa low heat para hindi siya masunog. After 2.5 minutes, ito na siya. Kailangan natin siyang baliktarin. So, balik tayo natin siya. So, ayan, ang bango. Takpan ulit natin for another
2.5 minutes. After 5 minutes, okay na siya. So, ayan. Luto na siya. So, tanggalin mo natin siya sa pan. So, ang tatanggalin natin is yung isda lang. Ilagay natin yung ating gata. Ayan. Yung gata, mga 1 cup lang. Add natin yung fish broth cube. So, ayan. Haluin lang natin siya. So, hintayin natin na kumulo. Kapag kumulo na siya, ilalagay natin yung pechay. So, ayan, kulo na. Yung ating gata pala ay kakang gata. So, ngayon kulo na, lalagayan natin yung ating pechay at yung siling haba. Takpan natin para maluto yung pechay. After 1 minute, ayan, medyo luto na yung ating pechay. I-add na natin yung ating isda. Pakuluin lang natin ng mga 3 minutes hanggang sa ma-absorb ng isda yung gata. Since luto na yung isda, hindi natin kailangan ng matagal na pakulo. At huwag nating haluin ang haluin dahil madudurog ang isda. At bukod sa tuna, may mga ibang isda na pwede rin gataan at pwede rin haluan ng iba't ibang gulay. At sa mga bago pa lang sa pagluluto, please subscribe my YouTube channel upang masubaybayan nyo ang aking mga videos. At tuturuan ko kayo step by step ng iba't ibang recipes. At sa mga sangkap naman at measurement ay ilalagay ko sa dulo ng aking video. So ayan, luto na po ang ating ginataang tuna. Ito na ang finished product ng ating ginataang tuna. Napakadali at napakabilis lang lutuin.